everybody. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. So andito ulit tayo sa River Ranch at ginabi na kami kasi nagpahinga muna kami after ng setup. And siguro naman nakita mo na yung thumbnail, yung title, tsaka yung intro, nakita na nila yung parinapagandigan nanonood ng channel natin eh, diba? And dahil nakita nyo na, ipapakilala ko sa inyo ang ating kasama ngayon, syempre pare, CEO! Guwapo, ang guwapong pala sa personal, sir. Malit na bagay. Siyempre, si CEO. And yes. Talaga bang... Napag-usapan natin yan. Kasama yan. Ba sa bayan kasama, to? Kasama. 150 lang binayan to. Pero si CEO, matagal na naming kaibigan to. And nakakatuwa. Kasi wala pang Ninong Ray. Talagang pinapanood ko na kayo. Oo, sabi sa'yo. Totoo ba to? Promise. Mahirap ba talagang paniwalaan yon? Oo, mahirap. Eh, nakakatawa na nakasama namin siya dito. And Trip lang, na-invite, tapos nauna pa siya doon sa nag-invite. I don't wanna talk about it, but yeah. Nauna nang isang kalahating oras. Oo. Palagay ko ang may kasalanan nun si Ian talaga. Anyway, boy, tinanong ko si Yo bago tayo umalis. Oo nga eh, tinanong ako eh. Actually, nahihiya ako. Huwag ka mahiya. Sabi sa'yo, huwag ka mahiya eh. Ayun ko sa kanya, yo, ano ba ang paborito mo? Sabi niya, mahilig daw siya sa crabs. Sana alimango yung tinutukoy niya at hindi yung isang klaseng crabs, di ba? Kasi medyo mahirap yun. Alaskan king crab? Hindi. Isang klaseng crabs yung ginagamot. Huwag niya natin pag-usapan yun, mahirap, diba? Mahirap yun. So dahil dyan, yo, paglulutuan kita ng alimango. Totoo ka ba? Oh, par! Ninong Ray, sino ba naman ako para lutuan mo, bro? Ikaw naman. So magluluto tayo ngayon ng parang medyo slightly sweet chili. Alimango. Alimango? Pero may gata. Pwede ba yun? Pwede yan, par. Pwede yan. Gusto mo, lagyan ko ng bato eh. Bato ha? Ano, stone. Wala dito nun, wala dito nun. Kala ko yung... Then. Oh, di ba? Ang laki. Par, buhay na buhay pa. Gusto mo, pahawakin ko ng kutsilyo yan. Wag. Ang laki, bro. Ang laki, di ba? Sabi nga nila. Anyway. Hey! Uy, sakay na lang, ha? Dama to, medyo mabigat naman yan. Pampaloy mo lang dito. Ganun, no? Gay aligs. Diba? Gay aligs, pare. Diba? Solid, o. Ang laki ng sipit. May iba pang malaking papakita sa'yo mamaya. Yan. Grabe. So eto, hinugasan na namin to sa river kasi andito nga tayo sa River Ranch. Mabilis lang talaga to, par. Hindi. Roll mo lang. Diretso lang. Ay, nangingiilam sa set. Lahat yan? Oo, par. Lahat dyan. Walang pagtitipid dito para sa'yo. Pare, diba? Solid. Alam mong alam na luto ko lang dyan. Hilabos. Halabos. Oo, yung... Whatever. Yung parang ano? Oo, yung luto lang. Steam na may asin. Asin. Oo, mamaya may halabos din tayo doon, par. Para sa'yo. Bawang, par. Marami. Bawang. Kasi baka may aswang eh. Baka lang. Siling berde lang para makakain yung iba. Nung kasi napapanood ko sa'yo, meron kang high heat na nakokontrol mo yun. Eh yan, walang control yan. Paano yan? Wala, ginagalingan ko na lang. Galing mo talaga. Teka, asar ba yung itak mo? Sir, wow! Hindi, ano ko lang yung kahoy natin. O, ba't ka lumalayo? Tatakot ako, sir eh. Hindi, collab to. Dapat magkadikit tayo. Collab to. Di ba, contentan to? Content mo ako, content kita. Contentan tayo? Oo, yun. Yun. Tawag sa amin, collab eh. Sa inyo pala sa Malabon, contentan. Contentan, oo. Mientras hinihintay natin yan, mukhang lalo ka lang nalalasing. Di naman. Ang sarap kasi nito. Lemon do. Uy, lemon do. Sabihin mo. Lemon do, baka naman. Lemon do. Baka naman. Yan! Di ba? Ano pa naman yung kalahating million lang? Huwag may kakat yan dyan. Abay, ang dami natin dalang lemondo sa camping. Eh, favorite kasi ng team yan. Malaman-laman ko, favorite nyo rin pala. Di ba? Favorite nyo rin pala. Ang sarap favorite yan. Favorite ko yan. Favorite mo talaga favorite yan. Favorite ko yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, lemondo, pag kinuha nyo ako, sales nyo ganito, March. Pag kinuha nyo yung yo, kulit mo? Kalmahan lang natin. Kalmahan lang. Akat mo yun, Jerome, okay. Yung mga pagyayabang ko. Ngayon, habang inaantay natin to, meron lang akong tanong sa'yo.
Ano yan? Sa pagkain pa rin naman to. Pagkain pa rin pagkain naman. Ano ba ang ano mo? Ano ba bukod sa crabs? Mahilig ka sa crabs? Meaning mahilig ka rin ba sa seafood in general? Yes, actually. So pag sinabi natin seafood, eto kasi yan eh. Minsan kasi pag sinabi ng tao seafood, crabs, hipon, pusit yan. Minsan hindi kasama isda dyan eh. Minsan hindi kasama isda, di ba? Kumakain ka ba na, okay ka ba sa isda? Yes, kumakain ako isda. Ano isda? Magbagay ka ng gusto mong isda. Kumakain ako tilapia. Ah, yung nahuli nila kanina doon. Ayoko na ng pag-usapan. Yung nahuli nila kanina doon. So meron kami ditong kaibigan na manseng. Tago natin sa pangalang Carl. Tago natin sa pangalang si Carl. Boss Carl. Di natin siya papakita. Oo. Si Boss Carl ay gumastos ng kalahating loaf ata ng gardenia. Mamaya-maya babalik, meron ng tilapia. Ay ko, uy, totoo nga makakahuli ng tilapia. Mamaya-maya babalik na sila sabay-sabay, wala nang nakakuha. One time, big time lang. Tapos ako, sige, lutuin na natin isa. Hindi, pinakawalan namin eh. Pinakawalan nyo pa, isa na lang yung nahuli nyo, di ba? Pero okay lang yan, nagigets ko yan. Pero naamoy mo na ba? Oo, naamoy ko na yung butter na may, ano, may bawang. Bawang, no? Ang seafood ay? Crab. Hindi. Ang seafood ay? Ay, bastos ate yung pinag-usap. Hindi. Mahilig ka sa seafood. So, ang seafood ay? Ang seafood ay? Masarap. Yeah! Hindi tinuruan yan, ha? Hindi tinuruan yan. Ang seafood. We are a family-friendly channel. Ninong Ray is a family-friendly channel. So dahil ang seafood ay masarap, ang seafood ay gusto mo kainin araw-araw. Tataas yung ano ko dyan, yuri ko eh. Hindi, pero basta ikaw yung... Ano pa ba pinag-usap? Basta ikaw nasa Nalilito na. Sorry. Bastos ba to? Hindi, wala. Bastos. Sa YouTube Kids. Pasok tayo sa YouTube Kids. Ryan's World. Katapos ng Ryan's World, papakuko Ninong Reyna. So, meron tayong gata dito. Yes, sir. Korean chili flakes, par. Lagyan natin. Oh, sige, banat. Kung ano man yan. Para lang medyo mamula ng konti. Sabaw, gagawa mo muna ng sabaw. Sarsa. Ang sipuday mapula, depende. Lagyan natin ng konting oyster sauce, par. Galing sa? Nor, sabi mo nga, Nor, baka naman. Baka naman. Yun. Sales. Nor, sales nyo March. Pagdating ng April, bang! Tapos syempre, dahil nga matamis siya, lalagyan natin ng sukal ah. Tama yung tipak na yan? Kasi nga naman, sweet chili. Tama. Sweet chili gata, parang ganun. Tapos puting asukal. Tama. Lagyan natin ang limundo yung gusto mo. Diba? Ay, seryoso ka ba? Oo, nilagay ko na eh. Diba? Hindi, joke lang yun, pre. Hindi mo talaga nakita yun. Oh, edi, ano pa yung naantay natin? Lagay na natin yan eh. No? Taba, oh! Diba? Ha? Ano yung mataba? Yung ano? Agile. Agile, okay. Oh. Gayin natin kung ilan lang yung kakasya. So ngayon, may foil ka ba dyan? Foil lang pala eh. Hindi. Papagamit ko sa'yo kapag tapos dito para templado. Oy! No problem. At least may flavor. Tama. Ito yung electric fan ko. Yung ikot, takas baba na. Imbis na pa ganun. Doon ka mabilib sa tito mo, di ba? Kaya natin ang patis. Patis. Yan. Konti lang. Madali magdagdag mamaya. Yes, yeah. Sir. Pampabigat. Kailangan pampabigat. Kailangan ko ng pampabigat. Ian, paki. Ay, si Ian pampabigat. Yung poil. Magagalit si Tito. Pare. Nasabi ko sa'yo, madaling araw. Buha ko XRM. Ginawa akong PS5 eh. Oh! Ay, grabe. Kaya mo bang, kasi may PS5 ako eh. Ano kami, nagtatalo-talo kami kasi masyado akong magaling mag-Tekken eh. Talaga ba? Masyado akong magaling mag-Tekken to. Kaya mo ba yung PS5 ko, gawin mong ano, Raider, yung may buntot ng butike? Wala kang problema. Raider? Oo. Gagawin ko pa apat gulong. Apat gulong na Raider? May apat na gulong. 150 yun, di ba? Ay, 300 yun. Takpan muna natin yan, tapos to, kunin natin yung PS5 ko. Ay, si Neil Armstrong. Sagad na yan. Hello. Gago, si Neil Armstrong pa rin. Neil Armstrong. Lutuwa ka agad yan? Oo. Diba? Yung foil mamaya yan, may flavor yan. Matitikman ko yung luto mo, no? Matitikman mo, par. Mamaya, iba naman daw matitikman. Tama. Uwi na. Oy, wag ka pupunta sa kotse. Oy! Sir! Yo! Sir! Diyan na po natatapos ang ating start ng sasakyan. Wala na talaga. So, diyan na po natatapos ang ating vlog. Dapat may kwentuhan pa tayo, pero... Sir, sasagasaan ka atas. Hindi, ano yan? Yung sinasabi ko, di ba? Pag nasasarapan, sisimangot. Ano ha?
artista talaga, kaya regular sa TV to eh. What did I do to deserve this? Eh, mamaya makikita mo kung ano dapat mong gawin, di ba? Plating na natin to. May plating pa? Oo. Yung gay Alex pa, ro. Yung Aliju. Yan ang face value, di ba? Yan, no? Kasi isang pa. Tapos garnish na lang natin yan. Garnish? Oo, par. Fried onions lang, pre. Fried onions, pare. Oo, diba? At eto na ang ating sweet chili crabs with gata. Pwede ba nating sabihin yun, diba? So, ano bang gagawin natin dyan? Yo, tikman na natin yan kasi gutom na ako. Dapat lang. Par, yung pagkain. Sorry. Lasing ka ba? Di. Ako nakainom dito. Kasi uminom ako ng, ay wala na pala. Lemon do. Lagay mo dito, Jerome. Lemon do. Wala naman. O, tara. Kaya yung kanin, tapos stickman na natin yan. Let's go. Yan. Tama. I don't get this. Nakamay tayo. Crabs supposed to be handled. Yes. Uy, ito pang hugas. Enjoy po ng pagdaan. Pogi naman, no? Thank you. Ah. Yeah, I'm gonna eat them! Okay, Alex. Ngayon, paabot nga nung itak ko. Kasi... Ano naman ako papatayin? Hindi, par. Pambubukas ko yan nung ano, nung sipit. Gay Alex. Diba? Uy, perfect bite naman. Ay, sorry, perfect bite ba? Perfect bite ba? Sorry. Sir, nagpo-vlog po tayo ngayon. Hindi kasi ang ano, ang direction sa amin, kain lang. Ayan, sir, nadali mo. Mama, ikaw dali sa akin. Sarap na ito. Oh, ano par? Ano nangyari sa'yo? Sarap? Ha? Mama, ganyan ka uli. Yo, perfect naman yan. Oh. Sinusaw. Oh. Subo mo. Ako, akin to? Sa'yo yan. Mga ganun, pambibang haks. Okay, ano. Kamusta? Sarap? Sarap. So, nasagot ba yung tanong mo kanina kung pwede ba talaga yon? Pwede pala, di ba? Grabe. Kasi pre, ang alimango kasi. Asin nga lang, pre, masarap yan eh. Oo naman. Diba? Doon lang, okay na. Yung halabos, di ba? Eh, putya, lagyan mo pa ng kung ano-ano yan, di ba? Pero not to cover up yung lasa ng alimango, di ba? Pero, di ba? Diba? Sawsaw natin yan dyan. Tapos papakain natin yung kariyo. Sa'yo yan! Talaga ba? Oh, wala kapalit to? Isubo mo! Dyan ako nabubusog eh, sa mga ngiti ng mga tao. Pipino. Sarap. Gawa ni Tito Bert. Dapat si Tito Bert talaga mag-vlog eh. Ano ba kala ng vlog? Tito Bert? Wala na iba ba tayo? Big Bert? Hindi, Big Bert. Oo, hindi. Ay, par sabi sa'yo. Tatay mo pala yun. Sorry. Oh, eto oh. Yung sikretong laman dyan, no? Ang galing mo. Nadali mo yung dapat madali. Isubo mo! Daliri ko! Huwag yung daliri ko, ha? Ayan. Tapos, ang totoo niyan, iyan, tapat mo doon. May mga nagluluto pang iba dyan para so marami pa kaming pagpipilian ng ulam dito. Hindi, tsaka maganda pala yung kombinasyon na inabot sa amin dito, yung pipino. Tanggal umay. O sige, mukhang napasaya naman natin yung bisita natin dito. Pakainin lang muna natin to kasi alas 2 pa ng madaling araw huling kumain to eh. Kasi hindi siya kumakain. Intermittent fasting, baka kung ano iniisip nyo, diba? Ang shipo dai. Masarap. Tsaka medyo makalat sa kamay, no? Sipoday. Anyway, kain muna kami dito, tapos mamaya kwentuhan tayo with you. Siyempre, kanino pa ba? With Alvin, gagawin ko dyan, di ba? I need a love that grows. I'm so tired unless I know. When it's passing on, someone somehow will be there. Ready to share. Sorry, Nina version yung kinakanta ko. Par naman. Ako, original pala. Steve Perry ako eh. Steve Perry. Sorry. Nina yung kinakanta ko eh. Sorry. Hindi natin napag-usapan yun. Everything is spontaneous here. Walang scripted dito. Wala talaga. Kahit siya apoy na yan. Bigla na lang subindi yan eh, di ba? Anyway, mga inaanak, alam nyo na kung anong gagawin natin ngayon. Magkukwentuhan tayo syempre with the one and only yo. Pare. Palakpakan naman tayo dyan.
Sa lahat ng mga hindi nakakilala sa akin, at least kilala nyo na ako. Ako ang sagot sa mga hindi nyo tinatanong. Pero bago tayo magkwentuhan, par, at tuluyan ka ng mabulag sa apoy natin. At tumapang, tumapang sa usok nito. Oo, pre, mamaya. May tari mo ba? Nakakabit na? Nakakabit na. Nakakabit na. Kamusta yung pagkain? Alam mo yung pagkain? Kita mo, nag-walkout ako, di ba? Buti ka na itang layasan kasi ayoko nang makatikim ng ibang masarap na pagkain. Thank you. Ibig sabihin, nagustuhan mo. Oo naman. Ay, salamat. Sobrang sarap na. Ayan. So, alam ko matagal na tayo walang BOH and nakakatuwa na... BOH? BOH, yung back of the house. Yung... Back of the house. Oo. Nakakatuwa na pumayag siyo na maging siguro pagbabalik natin sa BOH. Kaya una sa lahat, maraming salamat. No problem, maraming brother. Maraming salamat. So, CEO, sa hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng nakararami talaga, ay parte ng Team Payaman. Oo naman, parte ng Team Payaman. Oo. So, ang sigurong gusto ko lang, siguro malaman din, hindi lang gusto kong i-share, gusto kong malaman din, paano ba nagsimula to? Paano ka nagsimula doon sa team kayo? Paano kayo nagsimula? Okay. Kasi ano, si Kong, of course, si Kong ang lahat nag-umpisa na itong lahat ng meron kami. Nagkataon kasi na napasama ako sa kanya noong 2019. Way back there, I was working pa eh, sa Makati. Siguro naawa siya sa akin, nakita niya. Kawawa naman sa'yo. Kasi bumabiyahe ako from Montalban to Makati. Every day for 3 straight hours, bro. Montalban? So medyo malapit dito. Hindi naman. Rizal to eh, di ba? Malayo to. Malayo. Sanay sa Montalban. Malayo, pero parehas Rizal. Malaki ba? Malaki pala Rizal. Malaki ang Rizal. Malaki pala ang Rizal. Okay. Malaki ang Rizal. Oh, tapos? Tapos yun, naawa siguro. Nakita niyo, kawawa naman sa'yo. Bumabiyahe 3 oras. Ganito. Papunta, pabalik 3 oras ulit. Grabe yun. Grabe, di ba? Oo. Tumira ako sa kanya din sa may QC pa. Tapos... Sa Kongdo ba to? Kongdo. Oo. Alam mo yung ano ha, mga ira-ira na yun. Siyempre naman, par. Yes, dahil dun, umiksi yung biyahe ko. Naging 1.5 hour na lang. 1.5 hour na lang. Oo. Tapos, nagkatrabaho ka pa rin. Tatrabaho pa rin ako. Oo. Paano ka naman napunta sa content creation? Kasi akala ko, doon na yun eh. Hindi pa pala, apparently. Hindi pa. So, nung nagtatrabaho ako nun, tinanong ako ni Kong, Kong, ba gusto mong ano, mag-content na lang din tayo. Parang, YouTube, parang ganun. So, ako, sumugal. Kasi kailangan kong, kasi ito yung mga bagay na rare opportunity. Hindi naman lahat na pagbibigyan ng kung anong meron tayo. Tama, ngayon, diba? Tama. So, I didn't know na may opportunity na ganun. So, I grab it. Ginrab mo siya ng, I mean... I'm guessing, hindi mo naiintindihan ng buong-buo yung ginrabo. Pero may idea ka. I have an idea. Kasi kaibigan mo si Kong eh. Oo. Nakikita mo kanyang ginagawa niya. Oo, mismo. And it happens na yung company na pinanggalingan ko, digital marketing. Okay. So somehow, I have a little bit of info or data na pwedeng gamitin pagpasok dito. Okay. Pagpasok ko, before the year ends, 2020 ata, before that year ends, sabi ko sa boss ko, boss, ang ano ko pa noon, ang sabi ko sa kanya, pupunta Australia eh. yung sabi mo. Sabi ko, resign ako kasi I had an opportunity to go to Australia. Meron naman talaga. Kasi may business yung uncle ko doon, humingi ng tulong sa pag-handle ng social media. So sabi ko, yun ang gagamitin ko. Excuse. Kasi, kinagat ba? Kinagat naman. Well, yun, shoutout to you, Sir Homer Nivera. Kaibigan ko po yan. Ayan. Tapos, pinagbigyan niya ako. It happens na gusto niya yung opportunity na meron ako ngayon. Pero, little did I know, pag-resign ko na yun na pala yung start nung, magiging vlogger pala ako. Parang ganun. To tell you honestly, Ninong Ray, nung mga panahon na nandun ako sa Kongdo, di ba sumasama-sama ako nung kasama ko si Late Eman, si Roger Rapper, si Kong. Nasa isang bahay lang kami. Wala akong job. So, sumasama-sama lang ako, gumagawa. Doon nag-umpisa yung the content material. Yes. Sama ako kay Roger Rocker, bibitawang linya. Nagkataon na nagkakaroon ng traction. Yes, medyo yes. Nakikilala yung mga pinaggagawa ko. Kasi wala man akong sariling channel, at least sila yung channel ko. In a way. Tama. Doon ka na-expose. Doon ako na-expose. And you know what? Sabi ni Kong, sige, pang-start mo. Di alam ng mga tao ito eh. Binigyan niya akong 15,000. Binigyan kanya ng 15,000. 15,000. Out of pocket, oo. Pera niya talaga. Out of his pocket. Alam ko yun.
doon sa may vault niya, sa may kwarto, sa may ilalim, yung kulay puti niyang vault, doon niya kinuha yun. Kabisado. Kabisado ko. Ito yung password. Na wala. Bulong mo na lang sa akin mamaya. Para ganun. Binigyan ka niya ng 15 mil para saan? For me to start. Okay, para makapag-start ka ng channel mo? Parang ganun. Parang ano, kasi... Para makabuelo. Kasi wala ka ng trabaho nun eh. Wala akong trabaho nun. Okay. Tapos, sa loob ng isang buwan, parang doon na nag-umpisa na ano, maglabang kami ni Josh P. Pabilisan makakuha ng 100K subs. Of course. And, nakakatawa nun kasi walang video yung channel ko. Uh-oh. Pero ako yung nanalo. 100K subs. Doon lang start yun. Okay. So, okay. Tuloy-tuloy siya. Mm. So, sabi ko, sarap ng sugal na to. Kasi alam kong nanalo ko eh. Tama. Sa lahat ng sugal, gusto mo panalo ko eh. Of course. Diba? Siyempre. So, doon siya nag-start talaga. Okay. So, yun yung masasabi mong start ng career mo as a content creator. As a content creator. Okay. Ito, usapang practical naman to. Baka hindi kasi to alam ng ano eh, karamihan eh. Pero, kaya ako nag-guess minsan ng mga content creator dito. Kasi, back of the house nga. Gusto kong nakikita nila yung mga normally hindi nila makikita dapat. Ito, meron tayong tinatawag na YouTube pin. Alam mo yan, yung para ma-access mo yung ad rev mo. So kahit kumikita na yung channel mo, it will take months bago mo actually makuha yung pera na technically kinita mo na sa YouTube. Tama yun, di ba? Tama. So gano'ng katagal yun? 2 months? 3 months? Mga ganun yun eh. Oh, almost 3 months ako nun. Mga ganun yun. Paano ka nabuhay nung mga panahon na yun? Okay. Kasi binitaw mo na at sumugal ka. At para kang mananalo, pero bago mo talaga makuha yung pagkapanalo mo, kailangan mo munang abutin yung 3 months mismo na yun. Paano mo sinurvive yun? Ayun nga, si binigyan ako ni Kong ng 15 mil, diba? Panguna lang yun. Pero... Hindi abot 3 months yung 15 mil, pre. Hindi abot yun. Pero, what happened was, season nakatira ako kay Kong, pinakain niya ako. Okay. Pinatira ko sa bahay. Basta sabi niya lang, sama-sama ka lang. Okay. So, in short, to cut the long story short, nalagaan ako ni Kong. Okay. Kasi, nga naman, of all people, siya ay makakaintindi ng bagay na yun, di ba? Oo, tama. Wala naman siguro magdi-dispute na successful naman din talaga yung career mo dito sa social media. Ako... Somehow, yeah, I can say. Humble, di ba? Kasi I know nagbunga na ng ibang opportunities yan, di ba? Oo naman. Opportunity yung pumasok. Oo, tapos, pero masyado akong malayo. Doon muna tayo sa ano, sa struggles mo bilang content creator mula pagiging content material, sabi mo, the content material, hanggang naging content creator ka na. Paano siya naging magkaiba? Oo nga, no, magandang question yan. Diba? Thank you for that wonderful question, Sir Ninong Rai. The beauty of being a content material is alam mo na sa umpisa pa lang na kung ano yung pinag-uusapan. Like you guys, Ian and Ninong Rai, you guys will talk something about it. Pagpasok ko, ito bibitaw ako. So, to make the long story, na long, magdadagdag ako ganito, ito naisip ko to, ibabato, bato lang ng bato, meron akong context sa utak ko na, ito yung direction, ito yung pinag-uusapan. Building on dun sa nandun na. Yun yung pagiging content material. For me. Paano yung pagiging content creator? Ang pinagkaiba nun, you're doing something out of nothing. Nagmamagic ka. Parang, ito, hindi naman magiging bonfire yan kung walang kahoy. Walang kahoy. Tama. So, what I did is, maghanap ka ng kahoy, maghanap ka ng lalagyanan ng bonfire mo, parang gano'n. At sisimulan mo. Oo. So, it is something na dapat pinag-iisipan. Mm-hmm. Out of, yun lang, mahirap siya. Mahirap. Alam mo, ito legit to. Pag nanonood ako ng Team Payaman videos dati, di ba, wala pang Ninong Rai, nanonood na talaga ako. Talaga ba? Oo, pre. Ano ba? Totoo yan. Nakaiyak naman doon. Hindi, totoo. Sabi ko, ano itong mga ginagawa nitong mga to? Ang dali lang. Ano ginagawa na ng mga to? Ang dali lang, magbabarkada lang naman to na nagkataon, tinapatan lang nila ng camera eh. Putya, nakakatawa rin naman kami, gawin kaya namin yan? Ganun eh. Ganun ang thinking eh. Tapos nung naging content creator na ako, mahirap pala. Ito pre ha, sabihin ko sa'yo, ang content namin pagkain.
Mag-isip lang kami ng pagkain. Harutin namin ng konti. May content na kami. Kayo, considered ka ba na lifestyle? No. Ano, saan kategory ka bumabagsak? I think I fall on sketches. Sketches. Oo. Yun ang mahirap kasi, kailangan mo talagang gumawa, tulad nga na sinabi mo kanina, mula sa wala. Mm-hmm. Mula sa wala talaga. Mm-hmm. Meron ka bang proseso? Sige, baka pwede mo kaming, yung creative process mo, baka pwede mo kaming, kasi I'm sure, maraming tao rin nang nabablanko pagdating sa ganyan bagay. Okay. Baka makatulong tayo sa pag-flow ng creative juices nila. Okay, so, ang pinaka, for me, ang pinaka-successful na nagawa kong character was Waldo. Mm. Diba? So, sa channel ko, si Waldo, ang pinakamadaling intindi sa pagkatao ni Waldo, yung character na yan, is mag-a-apply siya ng work. Oo. Yun yung catchphrase niya eh. Oo, apply ako work eh. Diba? So, bakit siya nag-a-apply ng work? Mm. Ang pinaka-goal niya is makapaglaro sa computer shop. Tama. Diba? Ni Aling Selly. Kay Aling Selly, diba? Oo. Nanonood ka. Siyempre. Given na ganun, ang nakakatawa kasi, compelling yung character ni Waldo. So, everyone can relate. Tama. And I even ask people, why you love Waldo? And they always say na, kasi yung intrusive thoughts namin, nagagawa niya. gets. Si Waldo, since ang character niya is, isa siyang bata. Bata. Na hindi alam ang totoong realidad. Ng buhay. Ng buhay. Mm. Number one, di niya alam yon. Number two, nag-iisip siya ng trabaho na sa kanya madali lang. Mm-mm. So, for example, nag-apply siya bilang washing machine. Washing machine. Oo, parang binalag ko yung washing machine shop nila. Laundry shop nila, Juni Boy. Punta ko doon, apply ako work eh, ganto. Katabi ng tubigan. Katabi ng tubigan. So, what happened? Ang pinakadulo niya is, ang ginawa niya, pinasok niya yung damit doon sa washing machine. Tapos pumunta siya sa likod. Kasi sa likod siya rin naglalaban. Mali, di ba? Mali yun. Kasi hindi nga niya naintindihan. May innocence. Kasi bata siya. Tapos pure yung intention niya. Gusto ko magtrabaho, kahit mahirap to, gagawin ko to. Kasi gusto kong kumita, kasi gusto kong maglaro sa computer siya. Tama, di ba? Ganun lang. And I think, nakaka-relate nga lahat ng tao doon kasi kaya naman tayo nagtatrabaho in the first place. Siyempre, sa labas ng mga responsibilities natin kasi gusto nating gawin yung gusto natin sa buhay. Mismo. Tama, di ba? Mismo. So, relatable talaga siya. Relatable siya, di ba? Oo. So, ang proseso is, since na buo na yung character ni Waldo, natsambahan ko yun eh. Buo na yung character, ilalagay mo lang siya sa isang sitwasyon. Okay. Yun na yung proseso ng paggawa ng ano. So ako, nagsusulat talaga ako. Mm-hmm. Kasi kailangan ko isulat eh. Katulad ng isa pa, si Trix. Mm. Ang goal niya, magbenta ng mga sabi niya na imbento niya. Oo, so ganun din. Ang pinagkaya mo lang, itong si Trix, addict kasi ito si Trix. So addict siya, gusto nilang masustentuhan yung pagiging addict niya. I mean, hindi siya ganun ka-relatable. Hindi siya ka-relatable, pero ang ibig sabihin kasi, ang pinag-uusapan natin is, we are making characters na merong goal, oo. Yun naman yun. Wala namang ano dun. Hindi, well, kung iisipin mo, yung paglaro sa computer siya, pagka-addict, parehas naman paggawain ng bagay na gusto mo. Yung isa nga lang, inosente, yung isa, medyo detrimental sa sarili. Mature. For the lack of better term, di ba? Team Payaman. Meron kayong kanya-kanya, di ba? Meron kayong kanya-kanyang... pag tirinan mo kasi ang Team Payaman, parang ka nanonood ng Super Sentai. Alam mo ba ang Super Sentai? Mga Mass Man, Bio Man. Okay. Team kayo na may ginagawa, pero at the same time, may kanya-kanya kayong personalities, may kanya-kanya kayong kulay, may kanya-kanya kayong expertise. Okay. Kaya nakakatuwa, and kapag pinanood mo, makikita mo talaga yon. Yung bang pag-differentiate mo sa sarili mo, was it intentional or in the first place talagang kaya kayo nagkasundo kasi to a certain degree, pare-parehas kayo pero magkakaiba rin kayo to a certain degree? Ganun ba? Umpisa pa lang, iniba ko na talaga yung sarili ko. Because I know, yun nga eh, nagkataon lang may background ako sa digital marketing. Mm. So for me to get an attention na hiwalay kila kong, yes. I need to make something na iba sa ginagawa nila. Tama. So yes, it's intentional. Kasi nga naman, no, kung hindi, magiging part ka lang ng team at hindi ka magsha-shine bilang sarili mo. Medyo, syempre, mahirap. Gusto natin may sarili tayong kayod ba? May sarili tayong tira, di ba? Ngayon, creative kang tao eh. Kita naman, diba? Kita may hawak mo. Kita mo yung ginagawa mo. Hindi naman bago sa tao yun. Naisip, si yun, ano to?
isa to sa mga creative members ng, ng TP. Kitang-kita naman talaga yon. Ang tanong ko, usually kasi ganito yan eh. Kapag creative kang tao, ang dream mo is to monetize your creativity. Oo naman. Diba, diba? Everyone wants that. Oo. Kasi ang sarap eh. Pag creative ka, gusto mo yung ginagawa mo. Pag gusto mo yung ginagawa mo and kumikita ka, aba mas maganda yung bagay na yun. Pero once you monetize your creativity, medyo humihirap yung bagay na kasi nagkakaroon tayo ng self-set deadlines halimbawa or parang hala eto na lang ba ako, bakit wala akong bago? Paano ka nagdi-deal dun sa bagay na yun? Katulad nito, I go camping. Well, ang pressure lang kasi is ito nga eh, since na we are in a place where we need to earn money out of what we are doing. Mm-mm. Ang masakit lang dito is passion natin to eh, pero bakit ako napapagod? Dapat daw ma-fed up eh. Oo. For sure ikaw Ninong Rai, kahit ilang taong ka nang nagluluto, you're somehow fed up what you're doing. Alam mo yung eto, ganito yan eh. Ang sarap magluto sa bahay, pero sukan-suka ako magluto sa restaurant. Okay, gets. Ganun. So, ako, how do I deal? Kasi ako din mababaliw pag tinuloy-tuloy ko eh, di ba? So, talagang umaalis talaga ako. Parang, you take breaks? Iwan ko yan. Binibitaw mo talaga. Bitaw. Meron ako isang araw na nakatunga nga lang ako. Nagsi-cellphone lang ako. Okay, yun yung reset mo? Yun yung reset ko. Okay. So sa ganun pa paraan, yun yung paraan mo para mag hindi ma-pressure. Hindi, not necessary ma-pressure. Minsan okay ang pressure eh. Oo, pero hindi ma-fed up. Oo. Sa ginagawa mo. Kasi we as an artist, tayo lang yung ano eh. Sarili natin yung gasolina natin. Tama yon. I mean, pwede mo sabihin na, para makapagsulat ako, kailangan kong uminom. May ganon. Diba? Yun yung proseso mo. Pero ang totoo yun, nagagaling yan. Sa'yo lang naman din. Sa'yo lang naman din talaga eh. Coming up with new material is very challenging talaga. Yeah. New material. Sobra. And ito napansin ko. Yung pagka-come up ng new material talaga, sometimes hindi mo pwede i-grind yung bagay na yan. Totoo. Diba? Hindi mo pwede i-grind eh. Hindi yan tipong, sige, mag-iisip ako ng mahirap dito for 10 hours. Tapos makakaisip ka. Hindi. Kasi bigla na lang lalabas yung bagay na yun. Very spontaneous. So hindi mo ba nakakitaan ang pattern yung sarili mo kung saan lumalabas yung mga bagay na yun? Talagang tulad ka ba ng karamihan ng artist na when inspiration strikes, it just strikes. Yun lang. Yes! Ganun ako. Ganun ka. Ganun ako. Ganun ka. For example, meron akong binuong bagong character. Si Rex Di Maalam. Rex Di Maalam. Oo. Ang pangalan kasi Rex D. Direk. Rex D. Maalam. Pero hindi naman siya maalam talaga. Okay. So, sige, buuin ko yung character. Meron ng character. Director siya. Ang director na yung purist. Gusto niya lahat ng reaction dun o lahat ng mangyayari sa pelikula niya. Totoo. Walang ano. Walang scripted. Lahat. Gusto niya. Ganun niya. Purist niya eh. Tama. So, ganun yung character. So, pinasok ko dun na kailangan ko mag-prank. So, dun sa eksena na yun, parang gumawa ako ng dalawang prank na ginawa ko, sabi ko. Kasama ko si Steve eh. Steve, since na gusto mong maging artista, hanap siya artista. Hanap siya assistant director niya. Director nga eh. Oo, tama. Siya din producer niya. Siya din whatever. Tapos, Purist eh. Gusto niya siya lahat eh. Tama. Mayabang siya eh. Kasi ang gusto niya, ang pinaka-goal niya, mailabas yung pelikula niya sa Cannes Film. Ganun siya kataas. Sa Cannes. Papasok ba sa Cannes yan? Parang ganun. May catchphrase siya. Gusto niya, malalim siya. Ganun ko siyang binuo. Tapos, marami siyang nakikita. Parang ganito, padip. Meron kang nakikita at meron ako nakikita, pero the way I see it, ibang-iba sa'yo. Oo. Mas mataas na uri ng tao ako kasi iba yung nakikita ko. Okay. Lahat tayo may kilalang ganyan. So, paano mo nabuo yun? Ano inspirasyon nun? Ano? Ito, aaminin ko na. Kasi fan ako exclusive ni... Exclusive to. Fan ako ni Jun Sabayton. Fan ako ni Ramon Bautista. Fan ako ng Tado Jimenez. Yes, of course. Fan ako ng Angel Rivero. Brurats. Fan ako niyan. Naging catchphrase ni Jun Sabayton sa isa niyang pelikula ata. Or basta ganun. Meron siya sinasabi, paano tayo mananalo sa Cannes Film niyan? Ah.
Paano tayo mananalo sa cans niyan? And every time na when I was in college, I'm really into it na brew rats, strange brew. I'm into it nung bata ako, strange brew talaga. Strange brew, yes. So there are instances na nagagaya ko sila. Okay, so doon mo, meron ka lang catchphrase na gusto, tapos nag-build upan ka lang doon. Parang ganun. Ganun siya. Parang ganun. Wow. Okay. Yeah. So bisan talaga, no? Hindi yan sa current experiences mo, kundi sa past experiences mo rin. Yes! Actually. Diba? Actually. Okay. Ang mga creative na tao, such as yourself, creative ang ginagawa niyan, pero at the same time, creative din ang pag-a-unwind niyan. Ganun ka ba? Kasi sa mo kanina, ang pag-a-unwind mo, basically, nagse-cellphone ka lang. Ano yun eh? Technically, detachment yun eh. Hindi ko muna intindihin to, tsaka ako nababalikan to pag napahinga ko na yung utak ko. Pero meron ka bang ginagawa to specifically unwind talaga, distress? Actually, wala naman masyado. I just, you know, nag-ano lang ako. Binibitawan ko lang siya, tapos di ko siya gagalawin. So, yun detachment lang. Yung detachment ginagawa mo? Detachment lang talaga. Okay, so, perfect sa ito. Oo. Perfect sa ito. Kasi, diba? Katulad nung isa, may kausap ako kanina. Sabi ko, ano, ang dami kong iniisip kagabi. Kailangan mo pag-isipan. Kailangan sa pressure ka kasi merong time. Yes. Diba? Deadline. May deadline ako. Kailangan kong gawin. So, I need a much-needed break. As the term say. Oo. Diba? Kaya ka pala sumama. Oo naman. Diba? Kailangan ko to eh. Tama. So, yun ka talaga, detachment. Oh, I call it recalibration. Recalibration. Tama. So, diba? Ikaw, kaya mong... Ito, sakit ko to eh. Ayoko munang isipin yung bagay na yan. Bibitawan ko muna yan. Pero paghiga ako, parang maganda nga gawin kong ganyan. Hindi ka ba ganun? Kaya mo siyang bitawan? Ganun ka rin. Mahirap siya ganun. Mahirap bitawan. Ako hindi ko naman kiniklaim yung sarili ko as a creative person. Pero tinitingnan ko kasi yung mga... Well, gusto kong maging creative na tao. So tinitingnan ko yung mga creative na tao at tinitingnan ko, ganun din ba ako? Baka pasok na ako, ganun. Kasi ako talaga, tinitingnan talaga kita as isa sa mga pinaka-creative na members ng TV. Yes, pare. Ngayon, eto. May tanong ako. Kasi natanong kita tungkol sa sarili mo. Tanong ako tungkol sa TV, sa Team Payaman. Gaano ka iba o ka-weird yung feeling na ito pangarap kasi ng lahat ng lalaki to eh. Kasama mo sa isang bahay yung mga tropa mo. Pangarap ng lahat yan eh. Nasa frat house. Parang ganun. Ano mo yung kami dati yung mga tropa ko. Bibili ako bahay ganito. Tapos tabi-tabi tayo. Pangarap ng lahat yan eh. Alam mo yun? Tama. Masaya naman talaga siya eh. Diba? I mean, pwede mo kaming kwentuhan tungkol dun sa bagay. Ano yung mga komplikasyon or ano yung mga bagay na alam mo yan. Baka pwede mo akong kwentuhan. Yung pwede mo lang ikwento at gusto mo lang ikwento. Ay, nako. Ang komplikasyon yan? Oo. Bayad ng bills. Yun talaga yung number one na komplikasyon ng pagsasama-sama ng mga tropa. Kasi hindi kayo pantay-pantay na konsumo. Oo, di pantay-pantay na konsumo. Tapos... Paano mo hatiin? Paano mo hatiin yan? Yung mga ganyan. So, ayan, ito pa. Katulad nung kahapon, wala kaming tubig. Kasi walang mineral, walang nag-isip na kailangan natin magpaano ng tubig yan. lalo na, kunyari, puro kayo lalaki. Oo. Ay po, tsa, pagka ganyan, walang magwawalis dyan. Mismo, walang ano, minsan wala pang, walang sense of responsibility. Kasi ganun siguro yun eh. Pag mga barkada kayo na nasa isang bahay, parang ako lang barkada ko lang naman kayo. Hindi ko naman kayo anak eh. Alam mo, may ganun siguro yun. Pero I'm sure masaya yung bagay na yun kahit so. Pre, pangarap ng lahat yun. Pangarap ng lahat yun na magkakasama kayo ng mga kaibigan mo talaga. Speaking of kaibigan talaga, si Kong Kamo ang nag-aya sa yung gawin tong bagay na to. So kaibigan mo na si Kong bago pa siya maging content creator? Ang alam ko 2013 ata yung nag-upload lang siya. Parang hindi pa ata talaga siya totally, hindi pa siya Kong TV. Ano yung unang ano niya, pangalan niya dati? Kokon Blaine ba yun? Kokon Blaine. Magic siya. Magic. So basically, magkaibigan na kayo ni Kong bago pa siya talagang maging Kong TV. Oo. Paano kayo nagkakilala? Dapat kanina ko pa tinanong to eh, pero paano kayo nagkakilala? Sa kapatid niya. Okay. Ngayon, balik tayo sa present. Balik tayo sa present, no? Nauubusan. Stupid question. Of course, nauubusan ka ng ideas. Ito kasing bagay na itong ginagawa ko.
hindi lang naman to para isiwalat sa mga audience ko yung mga bagay na alam ko na at gusto ko lang i-share sa kanila. Gusto ko rin matuto. Gusto ko rin talagang matuto. Naubusan ka ng ideas. Ngayon, alam natin na ang content creation, at least yung pagiging on top of mind ng algorithm, ay kailangan ng consistency. Alam natin yan. Sinabi mo na ba sa sarili mo na pahinga muna ako? Mag-iipon muna ako ng bala? Sinabi mo na ba sa sarili mo yun? Oo naman. At ginawa mo ba yun? Oo naman. Gano'ng katagal yung pinakamatagal? Isang taon. Isang year. Taon yung pinakamatagal. Yeah, last year was really hard for me. Mm-hmm. So, ang dami nakalagay sa utak. Tapos, di ko siya talaga magawa as in. O di gumagana utak ko. Okay. Hindi ka makapag-create. At hindi yan tulad ng pagluluto namin na basta magluto ako. Kailangan talaga na doon ka sa headspace na yun eh. Para oo, gawin mo yung bagay na yun. You're diba? In the zone. Yes, kumbaga, oo. Parang ganun. So, tama. Yun, actually, oo nga no. Last year ko siya, that was really hard for me, yung, yung last year ko. Mm-hmm. Tapos, the beauty of this, eh, ito nakakatuwa eh. Kung mapapansin nyo yung channel ko ngayon, meron na ata akong upload ulit na 5 ata, 6. From your break. From my break. Mula sa break mo, may 5-6 ka na ulit. Kaka-comeback mo lang. So, please, panoorin niyo yung videos ko. Kailangan ko na ulit ng pera. Anyway, joke lang. Sakto-sakto pala itong ginagawa natin. Sakto-sakto pala ito. Everything is falling into place. Yes. You know? So, sakto-sakto pala. Maganda pala talaga. Yeah. Actually, nakakatuwa dito, pag marami kang nakakausap, diba? Sa bahay may nakakausap ka, sa online may nakakausap ka. Yes. That's the beauty of it eh. Mm-hmm. Na tama. Sabi ko, kailangan ko may pag-usap sa tao. Ganon, yun talaga. Everything will, ito maganda tong gawin. Kasi sa pakikipag-usap mo, you get info na, may tao palang ganito. Yes, gawang yes. ko yan ng ganito. Tama. Okay, nagkaroon ka ng mahabang break. Nagbago ka ba as a creative person? Mahaba ang isang taon, pre. Oo. Mahaba ang isang taon. Sobrang diamond time para mag-reflect, hindi lang sa mga personal na nangyayari sa buhay mo, kundi pati sa creative process mo, sa creativity mo, sa creative side mo. Nagbago ka ba pagdating doon? Nag-improve ka ba? Ano bang naiba? In terms of process, oo, nag-iba. Kasi mas na-improve na ako kung paano ako gumawa ng content. Oo. For example, lang ha. Sige lang. Magkakarga lang akong kahoy dito. Sarap magdot-dot ng kahoy. Mahilig akong magsulat kung paano mangyayari ideas. Yung content. Meron ka outline. May outline ako kung paano mangyayari sa content. Parating akong ganito. Oo. Ngayon, 2024, ganun na ulit. Yun. Nawala yung bagay na yan. Nawala yung bagay na yan sa'yo. Oo, nawala. Okay. Good. That's good. That's very naman. Good. Hindi ba ito dahil na-revitalize ka lang? Dahil nagpahinga ka? O tingin mo talaga nag-evolve ka as a person? Nag-revitalize ako eh. Nag-revitalize ka kasi napahinga ka ng matagal. Napahinga ako ng matagal. Mm. At the same time, I learned, actually I have a friend. I'm blessed to have a friend who is a head writer ng Quezon City, which is si Patrick Alcantara. Shoutout to you, brother. And it happens na dati pa talaga siyang nagsusulat when he was in film school in Lasal. And it happens na he also deals with vlogger, which is si Kuya Jobert. We all know Kuya Jobert. Of course. And yun, that time, nung nakilala ko si Patrick, sabi, ang dami ko natutunan sa taong yun eh. Actually, kahit di ko siya bigyan ng pera, bibigay siya idea. Kung ganito magsulat, ganito. Kasi, ang film school, di sa pag-aano, pero grabe yung discipline ng mga estudyante. Talaga? That they always write. Okay. Hindi so, lang siya basta magsusulat ka lang kapag kaya mong magsulat o pag gusto mo magsulat, hindi ganun. Hindi. Nasa school ka eh. Obligado ka magsulat. Parang may kinukwento sa akin si Patrick na, ito ah, 2 minutes video, gawan mo. Mm-hmm. Susulat nila parating ganun. Ilan ang subject nila per day? Halos lahat daw puro ganun. So, doon na develop yung skill niya at pinapasa niya sa yung learning na yun. Oo. That's why, kaya medyo alam ko na paano mangyayari sa ganito, paano mangyayari sa ganyan. So, kailangan mo akong turuan yan. Anyway, napanood ko to sa isang sa isang video, di ko na maalala kung ano. Merong isang magaling sa isang sport ata na gusto niya. Sabi nung isa, walang kwenta yan. It's all talent, no discipline. So, hindi pala dahil talento ka lang sa isang bagay, talentado ka lang sa isang bagay, magiging mahusay ka na dito, kailangan mo rin pala talaga ng disiplina. Oo naman. Oo. At mahirap yun, par. Mm-mm, sa lahat naman talaga ng bagay. Maaaring may skill ka, maaaring magaling kang, say, siguro sa mga
inaanak ko dyan, magaling kang magluto, pero kung hindi mo i-hone yung bagay na yon, hindi mo siya i-develop, baliwala. Oh naman. Baliwala, di ba? Oh naman. Ngayon, speaking of development, napapansin mo ba yung sarili mo na nagde-develop for the better? Yes, I guess. Yes, I can say. Paano? Sige. Since na ito nga, may nabuo nga akong character, di ba? Syntax, di ba? Yes. Naging mabilis yung proseso ko paano ko siya nabuo. Mm-hmm. And it happens na nagtatry-try din ako ng mga natututunan ko. For example, meron akong unang comeback vlog ko. Medyo nakumpleto siya. Paano siya naging kumpleto? May establishing. Mm-hmm. May act 1, may act 2, may act 3, may act 4. Para siyang pelikula. Yung pattern. Hindi ko sinasabing ganun ako. Wala akong sinasabing ganun. I just want to say na gusto kong subukan yung pattern. And it happens na nakuha ko. For me. Okay. Ako lang to, ah. Okay na ano dyan. Sa sarili mo. Sa sarili na ano mo yung sa sarili mo. Okay, okay. Maganda kasi lumabas ka mula sa hibernation mo na ibang-iba ka na. Mm-hmm. 'Di ba? Ngayon, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na magbe-break ng isang taon. Hindi ko ma-imagine sa sarili ko 'yun. Gaano nakakatakot bumalik? I'm sure yung content creation. Pucha, para pagbabike na lang sa iyo. Maroon ka naman siguro magbike, no? Oo naman. Para pagbabike na lang sa iyo. Para pagbabike na lang sa iyo na kahit gaano katagal ka tumigil, pagbalik mo, andiyan pa rin 'yan. So pagdating sa content creation, napahinga ka na isang taon. Meron bang takot sa iyo na hala, nandiyan pa kaya sila? May manunood pa kaya? Gagawin ko ba? Ako pa ba to? May mga ganong tanong ka ba? Nakakatakot bang bumalik sa ganong kahabang pagpapahinga? Ramdam ko siya ngayon, yung repercussion ng naging decision ko from last year. Kitang-kita sa pag-decline ng views. Yes. Kasi papasok ka uli. Matagal ka na, magpapakilala ka uli sa algorithm. Huy, gising na ako. Andito na ako uli. Ikalat mo uli ako. Ganun ang sasabihin. Ganun, kailangan mo uli nung busay. Mahirap talaga yon. Mahirap. Kasi yun ang mga ibang content creators na kailangan talaga consistent ka. Mm-hmm. Kailangan kasi makakalimutan ka ng tao. Pero at the yes, same time, kailangan mo rin ng oras sa sarili mo. Pag hindi mo pwedeng pilitin. Hindi mo pwedeng pilitin talaga, 'di ba? And hindi naman bago sa atin na malaman na ganun talaga 'yung mangyayari kapag tumigil ka. Alam natin 'yan. And alam natin na meron tayong pagpabalik. Wait nyo lang. Hindi pa ako handa, pero magiging handa rin ako. And nakakatuwa na bumalik ka and mukha namang handang-handa ka na talaga. Yes. Maging consistent uli. Yes. Meron ka pa bang ibang creative ventures na gustong gawin? Oo naman. Katulad niya, nagbabanda ako. Yes, music, of course. Music. Tapos, meron pa akong, hopefully, makabalik ako ng acting gig sa pag-artista. Well, yun yung mga sabi ko na halos walang pressure. Walang pressure ang pag-artista. Yun ba yung sinasabi mo? Yes. Oo. For me, Hindi. I-discuss natin yan. Sige, go. Siguro kasi, you are being told what to do. Yeah, I guess. Oo. You are being told what to do. Hindi katulad ng kapag... Hindi kasi, eto. Oo, tama. Gato siguro yan. Kapag pumasok ka sa isang malaking production, lahat ng kailangan gawin sa production, may nakadedicate na tao dyan. At ikaw, pumasok ka dun bilang artista. Gagawin mo lang yung sasabihin namin sa'yo, i-interpret mo siya as best as you can. Yes. Ngayon, kapag ikaw ay content creator, again, hindi namin sinasabi na mas madaling maging artista kaysa maging vlogger. Hindi yun ang sinasabi namin dito. Pero kasi, lalo ka pa na in-experience ko ito na nagsisimula akong vlogger na ikaw ang cameraman, ikaw ang scriptwriter, ikaw ang director, mismo. Ikaw ang lahat. Tapos, at the end of the day, wala pa rin manonood. Mismo. Alam mo yun? Yun ang struggle ng pagka-carve ng sarili mong path. It feels good na press tayo. I can say na, sabihin ko mas madaling mag-artista kaysa mag-vlog? Hindi. Siguro yung ano, parehas kasing may barrier to entry yan eh. Alam mo yun? Okay. Enlighten me with that. Hindi, kasi hindi naman pwedeng, kunyari ako, gusto ko mag-artista, punta ako sa isang network. Ay, gusto ko pa mag-artista. O sige, simula ka na ngayon. Hindi naman ganoon yan eh. Ang mahirap doon, yung barrier to entry. Tapos syempre, magsisimula ka sa baba. Pero may barrier to entry din naman ang pagiging vlogger, di ba? Eto pre, nagkaroon ako ng movie, yung Shake, Rattle, and Roll. Yes. So, nagkaroon na ako ng taste
maliit na taste lang ng pagiging artista, siguro, kung pwede nating sabihin yung bagay na yon. Nahirapan ako, pre. Ah, talaga? Oo. Nahirapan ako. In the sense na, hala, baka laki na expectations sila sa akin. Yun, yung bagay na yon. Kasi, pre, sa vlog, di naman ako umaarte. Ikaw yun eh. Ako yun eh. Tapos paaartihin nila, ipapasabi nila sa akin tong bagay na to. Na may kaakibat na emotion. Okay, diba? Okay. Kaya ko bang gawin yon? Alam ko ba yun? Na-pressure ako, pre, kasi alam ko mahirap ang pag-aartista talaga. Okay, gets. Okay. Na-gets mo yung sinasabi ko. Pero alam mo kung ano yung magpapadali nun? Yung mga tao dun sa prod. Si Derek. Yung mga assistant, si assistant director. Lahat sila dun. Sige, ganito. Kaya ako nasabi na for me, madali siya. It is because ginagawa ko siya sa vlog. I do acting eh. Diba? Siguro okay, nga ganun. Okay. So parang depende kung saan ka nang galing. Okay. Gets. Okay, nagigets ka na. Tatanggap pa ba ako ng acting gig? Bakit hindi? Oo, blessing naman. Yan eh. Pucha, tatanggapin ko yan. And siguro naman, yung mga kukunin ako, kung magkakaroon man ng panibagong acting gig, nakita naman siguro nila kung ano yung ginawa ko dun sa una kong pelikula. And sabi nila, okay na to. Pwede na tayo dito. May reference na sila. Nakatakot yung una kasi wala silang reference, pre. Baka iniisip nila, umaarte ako as Nino. Hindi talaga. Pero kung may kukuha sa akin dyan, mag-artista. Baka naman, di ba? Kaming dalawa. Vivamax, oh. Baka naman. Pre, alam mo ba na offeran ako sa Vivamax? As? Tinanggihan ko. Wow, really? Pre. Hindi, actually, ganti nangyari dyan. May lumapit na director sa akin sa birthday ni Sir Francis Mata. Sabi sa akin, Nino Ray, kamusta? Ganyan. Aalokin kita ng Vivamax pero alam kong tatanggi ka. Para lang masabi mo na sa tao na inalok ka sa Vivamax at tinanggihan mo. Ganun yung interaction. Sana matanong din ako niyan para matanggihan ko din. ganun yung naging interaction. Ang ganda nan. Tapos alam mo ba, dahil doon, ang dami ko nang na-meet na mga artista. And you know what? Alam naman natin, pero tao rin sila. Alam mo yan? Yung best friend ko. Sino? Oh, best friend. Wow. Pre, ang best friend both ways 'yan, ha. Oh. Hindi pwedeng best friend mo lang siya. Kailangan best friend ka rin niya. Paul Salas, shout out daw, best friend mo si Ian Jimena. Sige, okay, Paul Salas, best friend mo ba talaga si Ian Jimena? Paki-comment sa baba. Ito, artista na pagiging tao lang, pre. Meron na akong isang interaction with the one and only Dennis Padilla. Pre, Dennis Padilla, nung Dennis nakita Padilla ako talaga, sabi ko, Dennis Padilla yun, pre, magkasama kami ni Ian. Dennis Padilla yun, oh. Doon uli sa birthday na sinasabi ko, Dennis Padilla yun, pre. Grabe, oh. Tapos, dumaan ako sa harap. Kilala kita. Napapanood kita, ikaw yung nagluluto, di ba? Wow! Pre, overwhelming. Oo, sobrang ano, ganyan. Di, naano talaga ako. Nagulat talaga ako. Sabi sa akin, umiinom ka ba? Konti po. Doon, umiinom ka doon? Kasi galing ako doon sa kabilang side. Konti po. Sige, binuhusan niya ako ng inumin. Baso, nabot niya sa akin. Sabi ko, thank you po, sir. Sabi sa akin, no, you drink it in front of me. Sabi niya sa akin, ganun. Medyo makulit. Makulit siya. Okay, sige. I am a 35-year-old man. I can handle this. Ininom ko. Bang! Good. Super sa kami. Ano ba yun? What an encounter. Alam mo yun? What an encounter. Sobrang kulit lang. Sobrang kulit lang talaga. Tapos pag makasama mo talaga yung mga iba artista, na talagang sobrang kulit lang talaga nila. Sobrang tao lang din talaga sila na nagtatrabaho lang din talaga sa napili nilang field. Oo. Yun eh. Alam mo, magandang example dyan. Pag napapanood nyo si, ito, supposedly nandito si Empoy Marquez. Sayang. Next time, may pagkakataon pa. Pag nakita nyo siya at nakatrabaho nyo siya, kung ano yung kulit nyo sa mga nakikita nyo sa TV, siyang tahimik nyo sa taping. Ganon! Parati siyang, di siya nag-i-stay sa... Maraming tao. Higo. Introvert siya? Introvert yung tao. Talaga? Abnormal nga tayo. To artista talaga siya. Artista. Artista talaga siya. And mind you, ha, mahirap yung bagay na yun. Mahirap yun, pre. Hindi madali yung ma-switch. Yung ginagawa ko, yung pinapakita ko lang kung ano talaga ako sa vlog, putya, madali yun. Kasi ako lang naman ko, eh. Diba? Actually, yun yung naging direction sa akin sa pelikula. Yung ikaw lang. Kasi dinalagyan ko pa ng bulaklak, eh. Dinalagyan ko pa ng kulay minsan, eh. Ninong Ray, yung ikaw lang.
Okay. Ah, oo, alam na ano yan. Alam na direct. May yung kita ikaw sa lang. May kita. Yung ikaw lang. Kasi, ano mo yun? Siyempre, artista ako. Kailangan kulayang ko to. May ganun may eh. Palabok. May palabok. Tama, hindi pala dapat ganun. Kaya ka namin kinuha kasi ikaw si Ninong Rai. So, Ninong Rai, yung ikaw lang. As a Ninong Rai. Okay. Kat, Ninong Rai again. Yung ikaw lang. Kat, lalaman Ninong Rai. Yung ikaw lang, kung paano ka sa vlog. Ganun yung mga direction nila sa akin. Kaya yun. Pero yun nga, yung pagkakaroon ng persona na kaya mo i-turn on, pre, mahirap yun. Ikaw, bilang nag-artista na, and naging madali sa'yo yung pagkakaroon ng persona, ng characters, masasabi mo ba na ano, yung pag-artista, kaya mo siyang ituloy-tuloy? Gusto mo siyang... Mabilis ah. Oo, kasi for example, yung huli kong sitcom sa... Okay lang ba sabihin yung channel? Sa Yes. Oo. Oh, hindi naman siya sikat, pero sa isang sitcom, kasama ko si Empoy. Dahil nakatrabaho ko si Empoy. Ang character doon is tricycle driver ako. Pero... ang apelyido niya Mondragon. Mondragon? So, galing siya sa mayamang pamilya, pero sikreto lang. Ah, secret lang. Oo. Okay. So, inisip ko, okay, character, mayaman, pero tricycle driver. Ang ginawa ko, creative. Parang gagawan mo siya ng ano eh. Gawan mo siya ng karakter talaga, kahit may karakter na. Oo, kahit ikaw yung mag-bring to life sa kanya eh. Oo. Kasi text lang sa papel yun eh. Oo, mismo. So, ayun, alam ko may horoscope din. Horoscope, may zodiac sign din siya ata eh. Parang gano'n, so, inalam ko yun. Yun kasi yung mga panggagalingan ng karakter mo. Okay. Zodiac sign, anong man siya pinanganak. So, nire-research mo yung bagay na yan? Oo, re-research so, mula doon ka magbabase kung paano siya kikilos. Paano siya kikilos. Ah, may mga reference ka. Okay. Saan galing sa pamilya. Tapos, kasi pag bumuo ka ng isang character, kumpleto, hindi siya pwede, para siyang totoong tao. Totoong tao. Para siyang Ninong Rai. Gets. May asawa, may anak, may nanay, may tatay. Tapos, doon mo kukunin yung kung paano siya kikilos sa mundong binuo. Mismo, ganun siya. Okay, hindi ko alam yun ah. May ganun, siya, sobrang malalim. Creative, but may certain lalim. So, nag-i-enjoy ka dun? Oo naman, kasi nung binuo ko yung character, dapat nag-i-English to. So, there are times na pag nagugulat siya, oh my God! May ganun siya, may accent pag nag-i-English. Pero tricycle driver siya? Pero tricycle. Okay. Where did it come from? Ginaganon ko yung character. Okay. Ginaganon ko yung character. Okay. O Asian na nag-English. Na marunong kasi. Okay. Hindi ko alam yung bagay na yan. Nakakatuwa. Malaro. So, yun ang pag-aartista. For me, ah. Oo. Yung pagbibigay buhay sa isang set of text na binigay lang sa'yo ng production. Yun siya. Hindi ko alam yun, pre. Nakakatuwa yun, ah. I'm sure siguro, may mga hindi rin nakakaalam ng bagay na yun. Nakakatuwa yun, ah. Kaya ang satisfaction sa akin yan, pag kada script, kada sequence na pag tinitape namin yan at nagawa ko yung kung sino yung character at naisip ko doon sa sequence na to, ito yung bibitawan ko, pumasok, satisfaction yun. It makes my heart happy. Alam mo bakit ako natutuwa sa mga sinasabi mo yan? Sabi ko kanina kung merong acting gig, baka naman. Pero actually, may pumasok na. Ay, wow! May pumasok. Hindi ko po nasasabihin. Hindi ko po nasasabihin kung ano yung bagay. Pero may pumasok na. And yung karakter ko doon, ibang-iba. Ibang-iba kasi si Chef Kino sa Shake, Rattle and Roll, technically ako rin yun. Mas marami lang subscribers. Okay, tapos okay. Si Ian... na nandun sa pelikula, siya rin yun. Okay, iba lang din yung pangalan niya. Tapos rakista lang si Ian doon, parang ganun. Ngayon, yung character na binigay sa akin, ibang-iba talaga, pre. May similarity, pero ibang-iba talaga sa kung sino ako. Siguro, baka pwede ko sabihin doon sa production na, ano pa ba yung mga impormasyon na meron kayo sa kanya? Baka pwede ko i-apply ng konti. Hindi ako artista. Hindi ako artista. Pero yung binigay mong tip sa akin, baka maaaring makatulong at least yung confidence ko sa pagbibigay ng kulay dun sa character na yun. Kasi iba talaga to, pre. Iba talaga to. Kapag to, lumabas, ikaw agad una kong sasabihin. Kapag natuloy na talaga. Go. Ikaw talaga una kong sasabihin. Masaya yan. Thank you. Thank you sa tip. At sa mga inaanak namin na gusto rin mag-artista, ayan na. From you, di ba? Actually, yung pag-aartista kasi ngayon, pre. Ang ganda kasi nang nangyari sa social media ngayon eh. Nung lumabas yung TikTok,
Ang dami ng technically gumagawa ng characters sa TikTok. Tapos nagagawa nila yung interpretation na gusto nila. Siguro, ang pinaka pwede ko sabihin dyan, nakatrabaho ko rin, si Esnir. Si Esnir. Ganun yung mga ginagawa. Meron siya isang character na pinapagalaw niya sa mundong ginawa niya. Ganun yung ginagawa niya eh. And tingin ko, hindi ka man mag-artista sa TV, baka meron kang gustong gawin sa social media na wala nang balakid ngayon kasi dahil pinapanood mo ito, malamang may cellphone ka. At dahil may cellphone ka, pwede ka nang gumawa ng content. Hinug na hinug ang mundo ngayon para pumasok sa content creation. No, hinug na hinug ang mundo ngayon eh. Cellphone ngayon, ang gaganda na. Internet ngayon, mabilis na. Ang market mo, andyan lang. Kumbaga, ikaw na lang yung inaantay eh. Pagdating sa content creation eh, di ba? So siguro kung matagal ka nang nag-iisip mag-content, pagkain man yan, skits man yan, o kung anong bagay man yan. Alam mo, wala namang ibang kulang kundi ikaw lang, yung push mo lang, di ba? I mean, ako nga, bro, nagsimula ako, cellphone lang eh. Cellphone lang ako nagsimula. Kung nagawa ko yun, dapat sila rin. Magagawa nila, di ba? Tama. Okay, bumalik ka. Balak mo nang dire-diretsuhin yan, of course, di ba? Kasi na-revitalize ka. Kailangan ko ng pera. Kailangan natin magtrabaho. Di, totoo yan. Kailangan natin magtrabaho. Yung tanong ko lang, yung pagbabanda mo, yun ba yung ginawa mo dun sa isang taon mong nagpahinga? Is it something na ginagawa mo na noon pa? Mas nauna yung pagbabanda ko kaysa sa pagbablog. Content creation. No? I started pagbabanda when I was 15 pa eh. Talaga? Mm. So talagang musikero ka talaga by heart. Parang ganun. By heart. So kwentuhan mo nga kami tungkol sa pagbabanda mo. Banda. Kahit yung simula. Sige. Alam mo, natuto ako sa mga tropa ko nung ano. Kasi yung batch namin nung high school, nagkaroon ng pagkakaiba, partition ng rockers at hip-hop. Alam ko yan. Dumating sa ganyan. So kami, buong batch. Alam ko yan. Buong batch namin, nasa rockers era kami lahat. Buong batch namin, halos lahat kami nagigitara. Ganun. To tell you honestly. Talaga? Tuwing Friday, lahat kami may dalang gitara. So environment mo, yung nag-push sa'yo para mahilig sa music? Mismo. Tapos sila, yung family ko naman, sila si Papa Drummer. Nasa tubo na rin. Tapos yung tito ko, alam mo yung ano, nakikinig ng mga Deep Purple, Black Sabbath. Okay. Yung mga ganyan. Yung type of bands, gets. Mga lumang banda. Gets. Led Zeppelin yung paborito ko yan. Mm-hmm. Yan. Mm-hmm. Tapos, dun ako namulat na, ay, ito yung mga pinapakinggan nila. Tapos, dito ako napunta. Okay. Dun yung pinaka-ground ko kung bakit ako nasa pagbabanda. Okay. 15 pa lang, nagigig ka na? Yun ba yung sinasabi mo? Hindi naman. School. Tugtog lang sa school. Tapos, kailan ka nagsimulang mag-gig na ganyan? Kasi iba yun eh. Breaking out of the shell yun eh. Kapag nag-gig ka, iba kasi yung meron lang kayong banda magtotropa, tumutugtog lang kayo, baka rumerenta kayo ng studio para mag-ganyan. Pero iba yung maharap ka na sa tao. Oo naman. Paano na-break yun? Nung high school ako, dun talaga nag-start lahat na ang sarap pala tumugtog sa harap ng mga tao. May satisfaction ako nakukuha din. Yes. Pag nagawa mo yung gusto mo, tapos nangyari. Tuwantuwa yung mga tao. Tuwantuwa yung mga tao. Mga ganun. Una ako nakapag-gig when I was in first year college na. Klase ko rin nung college sa TIP. Rockers din. Sama-sama kami, mga rockers kami. Kalong talaga lalakas tumugtog. Tapos mga bano, nagkakalat. Mga ganun. So ganun. Naalala ko, tumutugtog kami nun sa may Valley Golf. Sa may Antipolo. Pag akyat mo konti dun sa House of Spaghetti ba yun? The Old Spaghetti House. Old Spaghetti House. Konting lakad dun, tapos may bar dun. Ngayon, wala na eh. Tindahan na siya ng mga vase eh. Vase? Oo, ngayon, wala na yung bar. Tugtog ka pa rin dun. So dun ako tumutugtog before. Ano ba? Simula masinag hanggang dun, pababa, nilalakad namin kasi wala kaming pamasahe. Lasil nun, sobra. Tapos, nung college din, sabi ko, gusto magbanda. Kasi kanino ako sumasaling banda. Mag-studio kayo. One hour lang. Tapos yung isa, hindi pa magbabayan. Wala pang ambag. Walang ambag. Puti ka, magkano yung 150 ata nung panahon na yun. 200. Hirap na hirap kami magbanda nun. Well, ako lang, personally. Di mahirap naman kasi talaga kasi instrumento. Yung hiram ko pa yung bass ko nun. mahirap talaga. Pero masasabi mo ba na, etong, kasi nakikita ko, dalawa yung nakikita ko sa'yo, isang artista. Artista in the sense na kaya mo at masaya kang mag-bring to life ng characters. Oo, masaya. Yun, ha? Yun.
at isang musikero. Yun yung nakikita ko sa dalawa eh. Dalawa yung main facets ng pagkatao mong nakikita ko eh. Tumutulong ba yung magkabilang facets na yon sa buhay mo o talagang totally separate sila? Meron bang isang aspeto ng buhay mo na nagkukrus yung dalawang yan? O iba siyo na artista at iba siyo na musikero? Oo, magkaiba. Magkaiba talaga? Magkaiba siya. Talaga? Kasi ito ah, pag tinanong mo ako ngayon, yo, anong gusto mong gawin? Alas dos ng umaga. Magtutugtog ako. Parang ganun. Okay. Para siyang, ang pagtugtog kasi o pagsusulat ko ng kanta, it is something like na ginagawa ko siya kasi gusto kong ilabas kung ano yung nasa utak ko. Ano nararamdaman mo? Naisip mo? Yun mismo. Kung ano yung emotion ko, nilalabas ko sa kanta. It's kind of personal. Personal sa'yo yung bagay personal, na yun. Oo, okay. Personal. At etong pagiging mahilig o magaling mo sa pag-bring to life ng characters, is this professional? Hindi rin eh. Hindi rin. Personal din siya. Somehow, may pagka-personal siya. Kasi part siya ng creativity ko eh. Yes, mas personal lang yung pag-music mo. Mas personal lang. May certain level of personality. Okay. Ganun. Merong kang dalawang yo sa'yo. Isang yo na musikero at isang yo na artista. Ang galing nun ha. Ang galing nung bagay na yan ha. Speaking of pag-artista, na-consider mo na bang mag sa stage, ganun, play, ganyan? O ginagawa theater? Mo? Oh, theater? God, it's a different world. Yun nga eh. Yun din yung naririnig ko. Iba talaga siya. So, pwede mo ba akong kwentuhan bakit siya iba? At anong gusto mo ba siya? Ang hirap, ano siya eh. Alam mo yung gusto mo siya pero 10% or 5% lang. Once na tinapakan ko yan, sure ako na gusto kong may mangyari dyan. Doon ako natatakot na pag hindi nangyari yung gusto ko, baka madidisappoint naman, ka. Madidisappoint ako eh. Okay, gets. Alam mo yun? So, hindi. Gusto mo siya, pero natatakot ka. Natatakot ako. Yun ba? Yun yun. Oh, para siyang ano, tatalon ako sa cliff. Ganon siya ka big deal? Para sa akin. Kasi, para sa akin, ang pinakamagaling ng mga artista is galing sa theater. Ito, example ah. Sorry, bigyan ko example. Sige, gusto ko yan. Sa mga nakakanood ng Can't Buy Me Love, meron kasi dun character si Kuya Boji ng Batibot. Alam ko, teatro yung gumalaw eh. Teatro galing yun. Si Kuya Boji ng Batibot? Batibot. Siya mismo? Oo, alam ko eh. Talaga? Oo, alam ko, nagbatibot siya. Oo. Pero ang alam ko, theater din siya. Sobrang ibang-ibang malaw. Ang teatro, pag napanood mo, rawat nakanood ka na ba ng theater? Hindi ko masabi, pero nanood kami ng Sound of Music nung nakaraan. Okay na yun. Maganda yung example na yan. Oo. Pag pinanood mo sila, they need to create big moves. Very animated sila gumalaw. Lahat, may ganyan, may cert, yes. May level yan eh. Oo nga. To see them on stage. Ah, kasi hindi siya malaking screen sa harap mo, 'di ba? Eh, yung kasama ko nanood kami ng Sound of Music. Kasama actually namin yung anak namin nanood kami. Nung napanood ko sa Can't Buy Me Love, si Kuya Boji, ganun siya gumalaw. Pag nagagal siya, it's very expressive yung mukha. Oo. Iba siya sa mga artista na medyo, hindi ko kino-compare. Pero may mga ibang artista na hindi ganun ka-expressive. Hindi, basically, sinasabi mo, iba ang discipline ng pag-artista sa TV at discipline ng pag-artista ng pagte-teatro. Iba yung methods nila. Methods, yan. For me, ha. For me, ba kasi, sabihin, nagmamagaling ako. Sa perspective mo lang naman yan. Wala naman siguro mali dun sa bagay na yun, di ba? And kung mali siyo, educate nyo kami sa comments. Please, educate nyo kami sa comments. Alam mo, eto ah, bilang nanonood noon pa, again, ng mga vlogs nyo, nakikita ako na gago-gago ka lang talaga dun. Alam mo yun? Sobrang tarantado. Nakakatuwa na nakikita ko tong other side mo. And eto rin naman talaga yung point ng BOH kung bakit natin ginagawa tong bagay to para makita natin kung meron bang iba. At malamang sa malamang, 100%, laging merong iba. Meron, sa likod talaga. Nung nakikita nating personality sa internet. Ako natutuwa ako pre. Tayo matagal na tayong magkakilala. Pero kung hindi pa dahil dito, hindi ko malalaman yung bagay niyan. Nakakatuwa yun pre. Sobrang nakakatuwa yun. I mean, wala naman siguro pagkakataon sa atin na mag-usap na, ano mo gusto kong magteatro? Hindi naman wala naman ganun. Pagpasok ko ng Malabon, Ninong Ray, oh, nasaan ka? Oh, gusto kong magteatro. Wala naman ganun eh. Walang ganun. Tama. And I'm sure, karamihan ng nanonood dito sa atin, hindi rin alam yung bagay na yun. At ang sarap lang malaman kasi, pag kasi napapanood mo yung tao sa internet, parang nakikita mo sa kanila isang side. And minsan, hindi mo naman iisipin, may other side kaya to.
Minsan ang dali na sabihin na ayan yan. Kung ano yung sinasabi niya at kung paano siya sa internet, yun na siya. Ikaw, yung tingin mo sa sarili mo, tingin mo mag-e-evolve ka pa. Of course, mag-e-evolve ka pa. Pero sa papaanong direction? Well, di ko masabi. Pero ang importante sa akin yung ngayon, kung ano yung ginagawa ko ngayon. Ang ginagawa ko kasi ngayon is hinuhon ko pa yung craft ko. Like, ako, susulat pa ako parati. Yes. I try to make it like, yung kasi outline ako eh. Script, lalagay ko script. Ah. Mga ganun. Tapos, mas detailed na. Oh, mas detailed. Ah. Tapos I also do my call sheet. Pinaka-schedule yung gagawin ko, mga ganun. Wow. Tapos every morning, I make it a point na I need to write a song. Every morning, you write a song? Oh, a song? Isang kanta? May ganun. Pero ano lang, it's like... You try to write a song. Pero... For example, isang word lang, tapos gagawin ko siyang kanta. Wow. practice. Wow. Tapos, yung mga kanta ba ito, like, natatapos mo siya, nagagawan mo talaga siya ng ano? Minsan, yung nasusulat ko, out of practice lang. Pero meron akong may sulat ako na talagang pinupuspusan ko. Okay. Pinupusuan ko. May ganun. Wow. Okay. Talagang hinuhun mo pa talaga. Oo, hinuhun. Yung craft mo. Pinagagaling mo pa yung sarili mo sa mga bagay na kaya mo nang gawin. What about acquiring new skills? May bala ka pa bang matutunan? May gusto ka pa bang maranasan? May gusto ko pa bang gawin sa buhay mo? Katulad na ito, two nights ago, nanonood ako ng TikTok. Sabi ng isang guy, andali lang mag-saxophone. Pagtingin ko, okay, pinipindot-pindot ihipa mo. Ngayon gusto ko ng saxophone. Talaga? gusto ko mag-saxophone. So gusto mo pang matuto? Oo. Tingin ko hindi lang yun gusto mong mag-saxophone. Sabihin, gusto mo pang matuto ng ibang instrumento? Yes. Ano pa ba ang currently alam mo sa labas ng gitara? Of course, bass guitar. Ito, nag-self-taught ako ng keyboard. Pero keyboard? Konting, di ako marunong talaga. Self-taught? Inaaral mo pa? Yun, kilele. Kilele? Yun lang. So marami ka pang gustong matutunan and siguro hindi na to stringed instruments or ayun na, gusto ko mag-wind eh. Gusto mo mag-wind. Ang sexy kasi ng saxophone. Sexy phone 'yun, pare. tama. Sobrang ano noon, sobrang sensual. Sensual. Oh, without it being sexual. Yes. Ganun siya. Ganun. Sensual ganun without being sexual. Oh, ganun siya. Ganun siya. And nakikita ko naman may efforts kang ginagawa towards dun sa bagay na 'yon. Tingin mo ba yung kagustuhan mong mag-evolve pa and mag-expand pa bilang a creative person, which now naniniwala ako lahat na nakakapanood nito ngayon, wala na magdi-dispute na CEO ay isang creative na tao. Alam naman natin lahat na ngayon. Tingin mo ba matatapos yung craving mo for wanting to be more creative? Or tingin mo ba it's just a part of you? It is just a part of me. So kahit pumasok ka sa ibang yugto ng buhay mo, talagang magki-crave ka lang na magki-crave na matuto pang i-express yung sarili mo in more ways. Well, yeah, oo. Sa totoo lang, if you're going to ask me, isa pa na out of the things that I'm doing, gusto ko mag-paint. May nakilala akong bagong artist. Sobrang galing niya. Hindi ko nasasabihin kung sino. Pero sobrang galing niya. Nasabi ko, saan ang galing yun? Kumbaga kung may point A to point B, nasa G siya. Hindi ko in-expect. Para may nakikita ako ngayon, meron kang mga bagay na bagong gustong gawin. Hindi dahil nakikita mo yung sarili mong magaling dun sa bagay na yun. Mismo. Kundi dahil tingin mo, mas ma-express mo pa yung sarili mo more through that medium. Ganun ba? Ang galing ha, kasi yung ibang bagay, ibang tao, siguro pati ako, kasama na rin minsan doon, gusto ko i-try itong bagay na to, feeling ko magaling ako dito sa bagay na to. May mga ganun eh. Yung kumbaga nagsisimula ka agad sa taas, feeling ko eto na ako eh. Hindi pa ako nagsasart. Alam mo yun, may ganun. I'm sure hindi lang ako yun, di ba? Parang ano yan, pre? Parang pagda-darts namin yan eh. Oo nga, nakita ko may darts tayo dito. Oo, may dala kaming dartboard dito sa camping, pucha. Parang pagkagaroon lang yan kasi nung high school nakachamba ako. So feeling ko, uy, parang magaling ako dito. Gawin ko nga. So nagsimula agad ako dito. Ikaw hindi. Nagsisimula ka sa baba. And hindi mo in-expect na, ay, kaya ko gustong gawin to kasi magaling ako dito, kundi gusto mo lang i-express yung sarili mo pa more. Yes. Ibang perspective yun, ha? Iba yun. That way, nagiging mas personal siya. Kasi minsan, pagtingin mo, magaling ka dito sa bagay to, kaya mo gustong pasukin, ano lang yun eh, dahil gusto mo mag-show off. Something like, I want to get out of the things that I usually do. Gusto ko maiba akong ginagawa. So hindi ka routine kind of person?
Di, ayoko nun. Ayaw mo nun? Para ako, nagtrabaho. So, sukan-suka ka siguro dun sa routine ng trabaho mo dati. Sobra. Ayoko nun. Ano yan ang pinaka telling sign siguro ng pagiging blessing natin to eh. Uh-oh. Ang ganda. Uh-oh. Well, ako, honestly, kahit alam ko ayoko ng routine, pinipilit ko magkaroon ng routine. Ah, that's a different perspective. Pinipilit ko magkaroon ng routine kasi alam ko na mas magiging efficient ako. Feeling ko creative akong tao. So ako, yung pagiging creative ko, medyo pinut aside ko siya ng konti. At yung willpower ko, finocus ko sa mas pagiging efficient kasi feeling ko, mas marami akong output na makukuha. I mean, kanya-kanyang tira lang naman sa buhay. Kanya-kanyang tira lang naman sa buhay talaga yan. Wala naman pare-parehas, di ba? Pero, pre, ako, sobrang dami kong natutunan talaga sa yan. Oh, pre. May sense pala ako. Oh, pre. Ang dami mong ginawa. Umiyak. Yok lang. Artista. Hindi, ito eh. Ang dami mong ginagawa. At ang dami mo pang gagawin. Di ba? Yung matindi dun eh. Parang kung nililista natin sa papel itong mga ginawa mo ngayon, pre, pucha, ang haba nito. Ang dami mong ginawa. Ngayon, siguro, ang tanong ko na lang, no? Huling-huling tanong ko na to. Okay. Sa dami ng ginawa mo, sa dami ng naranasan mo, sa dami ng ginagawa mo, meron ka bang bagay na pinagsisihan? As of now? Wala eh. Wala. Lahat ng to, ginusto ko to eh. Wala akong pwedeng sisihin, kundi ako lang. Kung may pagsisisihan man ako, hindi ko alam kung ano yon. Pero masaya ako sa naging resulta na kung anong meron ako at naging desisyon ko. Okay. Nakakatuwa. And I think, no, if you pursue something creative, mostly good things will only come out of it. Diba? Mga gandang bagay lang siguro yung gusto kong ilabas. Hindi gusto kong ilabas, pero yung lalabas kapag pinurse mo yung pagiging creative, although syempre wala namang absolute na bagay sa mundo. Baka mamaya, yung pagpupurso mo ng something creative, it led you to a dark place in your life. Hindi natin alam. Maaring mangyari yun. Pero sa'yo, hindi ganun yung nangyari. Mm-mm. Puro mga gandang bagay lang dinulot ng pagiging creative. Mm. Mostly. Mostly. Nakakatuwa. I mean, for sure, lahat ng tao, maraming pagsisisi. Pero sa kung paano kita tinanong, ang tinanong ko kasi yung sa mga pinili mo, sa mga choices mo sa buhay. nakakatuwa na yung sagot mo kasi, it just shows na gusto mo kung sino ka ngayon. Oo naman. Yun. Yun yung pinapakita ng sagot mo. Maganda tong patch ko ngayon. Maganda tong meta ng ngayon. Maganda yung change lag mo maganda ngayon. Maganda change lag, pare. Yan ang maganda. Yo, maraming salamat. Maraming salamat, brother. Thank you. Sobrang dami kong natutunan. No, thank you. Mas marami akong nakain. Marami ka pang kakainin, pre. Bukas ka pa uuwi, di ba? After, marami pang pagkain pa dyan. Pwede ba tayong kumain after neto? Para maraming salamat sa oras sa ginugol mo. Bumiyahe ka pa ng pagkalayo-layo. And maraming salamat sa pagkakaibigan, sa mga natutunan ko sa'yo. Thank you so much, pare. Thank you, brother. And sa mga nakakamiss kayo, bumalik na siya. Punta kayo sa channel niya. I'm sure napakaganda ng mga yan. Yes. Mamaya, pag magkatabi kami ng asawa ko, papanoorin ko lahat yan. And also, okay lang ba mag-vlog ko? Of course, pare! Of course, please like, comment, and subscribe to my channel, YOW. Yes. And also, please like, comment, and subscribe to Pencilbox Studios. Yeah. Isa po namin production na ginagawa online. Gag show. Yan. Kita mo? May bago pa palang ginagawa. Hindi mo lang natin napag-usapan. Nagdedirect-direct ako doon. Ganyan, papansin, ganun. Ay! One last question pala. Sis, pinag-uusapan natin yung pagiging performer mo. Hindi mo ba na-consider mag-stand-up? Diyos ko, tinanong ako dyan ni James Caran. Sabi ko, also, that's a different world, bro. Hindi mo sinagot yung tanong. Hindi mo sinagot yung tanong. Gusto mo ba? Nakakatakot. The way I look at it, nakakatakot. Iba talaga siya. Alam mo, sinabihan ako dati, no, pwede ka mag-stand up. Ulul. Anyway, maraming salamat mga inaanak sa panonood. Punta kayo sa channel niyo, panoorin niyo lahat, di ba? I'm sure kilala niyo siyo. And yo, again, maraming salamat sa pagpapakita. Brother, maraming salamat. Thank you so much. So, again, mga inaanak, salamat sa panonood. And kami ay kakain muna. Kakain muna again. Yung iinom ng lemon do. Iba dito, parang lasing na. Diba? Ay, pwede tayo uminom habang sound trip. Oo na. Tara na. I love you all, mga inaanak, hanggang sa muli. Tara. Yelo pa ba tayo? Okay na ba sa'yo mainit na lemon do? Pwede na yan. Walang papuntay sa'yo. Mag-isip